Bad news. Nakalimot ako ng aso ko kaya nagpunta ako ng Animal Bite Center para magpaturo. Good news, isang member ng Team Dugyot ang ikakasal na ngayon June. Kaya namimili na ako ng damit na susuotin ko sa kasal. Hindi ko alam kung bad news ba to sa akin at good news para sa inyo. Medyo nawawala na kasi ako ng time mag-alaga ng isda. Kaya medyo napapaisip ba ako kung itutuloy ko pa ba to o pamimigay ko na lang sa followers ko. Isang umaga, hindi naman sinasadya pero nakalmot ako ng aso ko na si Saruka. Sobrang liit lang naman ang kalmot sa akin. Medyo namula lang ng konti at tatanggal yung bala. Alam ko naman na walang rabies tong aso ko. Pero syempre kailangan pa rin natin mag-ingat. Hindi ko alam kung tama pero sabi nila, 'di ba, prevention is better than cure. Mahilig kasing tumayo tong aso ko. Kaya nung pagbaba niya nasa loko yung kamay niya at medyo dumaples. Kaya naman wala nang ligo-ligo, kumuha na ako ng bag at saka ng pitaka ko. Kinuha ko na rin yung susi ng e-bike namin. Ilalabas ko na tong e-bike kasi sa bayan pa yung turo ko ng anti-rabies. Habang nabiyahe nga ako, nadaan ako yung building na pagtatayuan ni Boy Skincare ng business. Kaya good luck after 30 minutes na pagbiyahe. Medyo matagal-tagal din at nakarating na kami dito sa Animal Bite Center. Dahil meron pa ibang pasyente na upo muna ako dito at naghintay. After 5 minutes at naturokan din ako. Bago naman lumabas ay nagtanong-tanong muna ako ulit. Paano pa ako nalang nakumpleto ko na tapos parang naano ulit ako? Okay lang po yun. Tinanong ko kasi paano ko nakompleto na yung turok tapos nakalmot o nakagat ulit ako. Yung nga ay okay lang naman daw yun pero syempre observe pa rin. Bali booster lang pala tinurok sa akin dati kasi kompleto na naman ako. Bali babalik ulit ako after 3 days. Hindi pala muna kami uuwi ng oras na to. Total nandito naman na kami sa bayan, dadaan muna kami sa retail. Pilihan nyo ng mga damit dito sa bayan kasi sa third tour pa. Grabe, medyo hinapo ako sa pagkakit. Wala ba namang evaluator tsaka excavator? Sa baba kasi mga laro at tapos dito naman sa third tour yung mga damit. Dahil color light yellow nga pala yung team ng kasal niya. Harap ko dito ay color light yellow na long sleeve o polo. Syempre dapat yung formal. Ito nga pala binigay sa akin, medium ang size. Nung sinukat naman sa akin, medyo maliit. Kasi syempre magsasanda pa ako sa loob at medyo masikip na. Medyo nakakaya kasi matagal pa tong hinana. Dahil di ko naman bibilhin dahil maliit yung size, kami na lang tiklop pabalik. Dahil tabi-tabi lang naman mga damit dito, naglibot-libot pa kami. Isang tindahan nga, nakakita kami ng parehas sa parehas pero ito naman ay large. Nung sinuot ko naman, medyo may kalakihan din at medyo maluwag ng konti. Pero sabi nga, maigi na yung maluwag kaysa masikip. Kaya nga ito, binili ko na pero may papel sa loob parang kasulatan kung pwede namin ibalik ay pwede namin maibalik. Medyo hindi nga din pala maganda pakiramdam ko dito. Bukod sa nakalimot ako nasa, medyo sinisipon pa ako gawa ng aircon init, aircon init. Nakakahiya nga na meron pa nagpa-picture sa akin sa loob ng Jollibee ng haggard-haggard ko na. Feeling ko kasi may trangkaso ako at Jollibee lang ang gamot doon. Kung kailan naman mainit ng panahon, tsaka naman ako sinipon. Ang sakit din kasi sa ulo nung pag-aircon ka tapos lalabas ka ng mainit. Dahil bagong truck nga pala ako at bawal daw ang malansa. Hindi fried chicken ang tinake out ko kundi burger, fries at tsaka spaghetti. Cheat day muna tayo ngayon, hindi muna ako magda-diet. Kaya dapat sa panahon ngayon, itubig lang tayo ng tubig. Pag nga ako umiinom, hinahaloan ko pa ng lemon eh. Spaghetti nga na pala nakain ko dito at hindi ko naubos yung iba. Pagkatapos kong kumain, ito ng mga isda naman ang papakainin ko. Pero bago ko sila pakainin, naisip ko na arisin ko na tong haram. Ito kasi nilagay kong net para hindi magsama-sama yung puti sa itim. Pero ngayon inalis ko na at hinayaan ko na sila magsama-sama. Ayaw kasi maglabas ng fry ng mga puti eh, yung mga PKBM ayaw maglabas. Naisip ko na baka ayaw mag-breed ng mga PKBM, baka mga BKBM ang mag-breed sa kanila. So ito na nga at masaya na silang lumalong ng sama-sama. Dati kasi naglabas na rin ng fry yung PKBM ko, sobrang daming ng anak nun. Tapos after 3 days, akala ko natunay yung mga fry kasi nawala yung pala kinain ng PKBM. Akala ko kasi dati ang nangangai lang ng fry ay yung mga red eyes na PKBM. Wala naman akong PKBM na red eyes, glitter eyes lang meron pero hindi ko naman sure kung yun yung kumain ng fry. Buti pa nga itong mga gapi ko, wala akong problema kasi hinahayaan ko lang. Ito na nga, nanganak na rin ang nanganak. At so far, hindi naman nababawasan. Hindi nyo lang masyadong kita pero ang dami na niyang fry at malalaki na. Ito namang beta ko, nagsisimula na rin mag-breed dahil nagbuo na siya ng bubble nest. Dalawang beta nga pala na kulay pula na pinagsama ko. Buti naman hindi sila nag-aaway. Dito naman sa isang batcha, isang beta lang. Wala pa kasi ako maharap na partner. Kaya kiniisip ko nga kung itutuloy ko pa ba ito pag-aalaga ko ng Molly. Kasi medyo nahihirapan ako alagaan sila. Buti pa sa beta, madali lang. Siguro bibigyan ko pa na isang chance yung BKBM kung maglalabas ng fry. Yeah!